Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is Carl Serrano, and right now, meron tayong sasagutin na tanong coming from Milan. So, ang tanong niya, Sir, ito po yung kadalasang nararamdaman ko pag may prospect ako. Wala talaga silang tiwala sa akin, hindi ako makabuo ng pagtitiwala sa akin. At hindi ko talaga mapag-aralan kung paano mag-close ng deal kasi papaasahin lang din naman nila ako. So, this is a great question coming from Milan. So, kung nanonood ka nitong video na to, Milan, maraming salamat. And ang ibig sabihin lang nitong tanong ni Milan is, paano mo makukuha yung tiwala ng prospect mo? Which is a great question kasi hindi naman tayo sumasali sa mga taong hindi natin pinagkakatiwalaan. Diba, hindi tayo bumibili sa mga taong hindi natin pinagkakatiwalaan. Bibili tayo kasi may tiwala tayo kasi pera na yung usapan unless nabudol-budol ka. So, assuming na hindi ka naman ganun, kasi kung nambubudol ka, hindi mo ito itatanong, di ba? So, yun yung pag-usapan natin, paano mo makukuha yung tiwala ng prospect mo? So, meron ako limang bagay na hinanda para sa'yo. So, limang bagay na to gagawin mo para makuha mo yung tiwala ng prospect mo. Number one, and very important, actually importante naman lahat, pero kumbaga kaya siya naging number one, kasi itong number one na to, kailangan ikaw mismo may tiwala ka sa sarili mo, sa business mo, sa uplines mo, sa team mo, sa company mo, sa products mo, sa may-ari ng company nyo. So, walo yon. Okay, yun lang sa ngayon. Baka mamaya may idagdag ako. Pero yun lang, walo. Yung walo na yun. Kasi kung ikaw mismo walang tiwala, paano sila kukumbinsin? Di ba? Paano sila magtitiwala sa'yo? In the first place, ikaw mismo nagdududa ka. Kumbaga, kapag ka ganun kasi, tayo mismo, halimbawa, lalo na kung sa personal mo, kinakausap yung prospect mo, tapos ikaw mismo may duda ka. Di ba, mararamdaman nila yun eh. Ikaw mismo, kapag nakakausap ka ng tao na may duda sa sinasabi nila, ikaw mismo yung kumbaga parang instinct, gut feeling. Kumbaga, ano ba sa Tagalog yun? Nalimutan ko anong term nun sa Tagalog. Yung pakiramdam mo, yung intuition, di ba, puro English yung sinabi ko, hindi ko maisip kung ano yung Tagalog nun eh. Pakiramdam mo na parang may kakaiba. Diba, parang hindi dapat ako magtiwala dito sa tao na to. Diba, parang may tinatago siya, 'di ba? Kasi siya mismo nagdududa eh. 'Di ba? Alam mo yung difference. Sigurado naman ako sa lifetime mo nakakausap ka ng tao na alam mo matindi yung tiwala, sobrang taas ng belief level kaysa doon sa tao na 50-50 yung tiwala. Kasi mga tao na ano na matataas yung tiwala is talagang iba sila eh. Iba yung confidence nila eh. Diba? So, ikaw mismo, kailangan may tiwala ka dun sa business mo, sa company mo, sa team mo, sa upline mo, sa products nyo. Diba? Complan, yung may-ari ng company. Diba? Naging pito na lang yung sinabi ko. Replay mo na lang mamaya. So, alam mo na naman kung ano yung ibig sabihin. Yung mga basic na yon, kailangan may tiwala ka dun sa mga ngayon. Okay? Sa mga bagay na yun, sa mga tao na yon. Before ka pagkatiwalaan ng ibang tao. Which bring us to number two, and equally important sa number one, is kailangan ikaw mismo kumbinsido ka. So, parang ganun rin sa number one. Paano mo makukumbinse yung ibang tao, ikaw mismo hindi ka naman kumbinsido. So, bakit ko siya pinaghiwalay? Parang same. Hindi siya same. Kasi yung tiwala is more on, ano siya eh, may kinalaman siya doon sa belief level mo. May kinalaman siya sa'yo eh. More on sa'yo. Pero pag convince na kasi, action na siya eh, verb na siya eh, di ba? Ginagawa mo na siya eh, di ba? Pag convince sa tao, is a verb or action. Gagawin mo siya sa iba. Yung tiwala, noun. Diba? So, hindi siya parehas. Pero hindi yung ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin ko, convince eh, paano mo siya kukumbinsin kung ikaw mismo, hindi ka naman convincido. Kumbaga, similar siya doon sa number one, pero hindi siya parehas. Diba? Ikaw mismo hindi ka pa kumbinsido, ikaw mismo may duda. So, ito, tatanong ko sa'yo, meron ka na bang tao, siguro sa mga kaibigan mo, ang kamag-anak mo, na alam nyo, let's say na sa kaibigan na lang, kayong magkakaibigan, diba? Kayong magkakaibigan, alam nyo na itong isang kaibigan nyo, mali yung sinasabi niya. Pero siya, kumbinsido siya na tama yung sinasabi niya. Walang duda, tama yung sinasabi niya. Hindi niya kayo pinakikinggan. Kahit alam niyong lahat, at alam rin ng ibang tao kapag tinanong mo yung ibang tao, na mali yung sinasabi niya, pero siya kumbinsido. Tingnan niyo kung paano siya mag-react. Diba, hindi siya naniniwala sa'yo? Hindi. Diba, hindi. Alam ko, ganito yun eh. Kasi ganito yan. Diba, nag-i-explain pa. Diba, mali na nga siya, pero hindi niya alam na mali siya.
So, isipin mo na lang yun. Yun yung taong mali na hindi niya alam na mali siya. Grabe yung confidence na pinoproject. Diba? Nakumbinsi siya na tama siya kahit mali siya. Pero grabe yung confidence na pinoproject niya. So, ganun rin yung sinasabi ko sa'yo. Sa part na ikaw mismo, kumbinsido ka dapat dun sa business na pinopromote mo. Kasi hindi mo pinopromote yun kung hindi ka naman kumbinsido eh. Kung hindi mo patanggap sa sarili mo na network marketer ka, na entrepreneur ka, independent distributor ka, ikaw mismo hindi ka pa kumbinsido, paano mo sila kumbinsihin? Ano sasabihin mo sa kanila? Alam mo dito sa business natin, kikita tayo dito eh. Sana, yeah, maganda naman yung products nila. Tapos maganda daw yung ano, yung kung saan ang galing, minamanufacture pa sa ibang bansa. Sana nga, totoo yun. At saka, effective daw talaga yung mga products. Sabi nila, nakikita ko yung mga picture, di ko kasi ginagamit kasi baka hindi effective eh. Di ba isipin mo, mukhang tanga. Hindi mo hindi makakakumbinsi. Do, hindi naman natin sasabihin yun. Siyempre, sa ibang tao, mararamdaman nila yun eh. Ikaw mismo hindi ka kumbinsido. Kasi tingnan mo na lang yung mga idols mo, di ba? Tingnan mo yung mga idols mo kung paano sila mag-explain. Yung mga may na-achieve na success, yung mga idols na apply mo, assuming na ethical sila, sana, di ba? Paano sila mag-train? Paano sila kumausap ng prospect? Paano yung gesture nila? Paano yung tindigan nila? Paano yung galaw nila? Paano yung pag-upo nila? Di ba? Paano sila mag-explain dun sa kausap nila? Pansinin mo, pagmasdan mo yung idol mo. Tapos tanungin mo yung sarili mo, mukha bang nagdududa siya doon sa sinasabi niya? Mukha bang may duda siya sa pinopromote niya? Mukha bang nagdududa siya doon sa pinipresent niya sa prospect niya? Mukha bang nagdududa siya sa sinasabi niya? Tingnan mo. So, kitang-kita mo yung confidence. At kapag nakita ng confidence, nakita natin mga tao, yung confidence sa iba, subconsciously, sinasabi ng utak natin, alam niyo yung ginagawa niya. Okay? So, kailangan ikaw mismo kumbinsido ka na. Number 3, you must be ethical. Okay, you must be ethical. Kaya ako nga ginawa tong ethical nation na to eh. Diba? Hashtag konsensya. Okay, you must be ethical. Kasi kapag ka hindi ka ethical, malakas yung kabog ng dibdib mo. Naramdaman mo na yun. I assume na ikaw na, isa para sa inyo na lang, na mga naka-experience rin maging unethical katulad ko. Iba yung kabog ng dibdib mo habang nagsisinungaling ka ng harap-harapan sa prospect mo, diba? Especially sa mga traditional networkers. Sa online kasi, dali-dali magsinungaling. Hindi ka naman nakikita ng prospect mo eh. Diba? Pero yung mga gumagawa ng traditional, nagpe-present ka ng business, tapos nagko-close ka na, tapos puro kasinungaling na pinagsasasabi mo, nagpapakita ka ng checking edited, diba? Hindi, or tinatago mo yung pangalan, diba? May tinuturo sa amin na ganun, pag magpapakita daw ng checking, ipakita daw yung sa upline para malaki, tapos takpan daw yung pangalan, tapos ituro lang yung number. Diba mga kagaguhan na tinuturo sa amin noon? Tapos pinapangakuan mo ng spillover na alam mo naman sa sarili mo, hindi ka magaling mag-spillover or hindi nag-spillover yung upline mo. Tapos yung mga linyahan pa na lahat yung nakikita mo dito sa seminar room, pag sumali ka sa ilalim mo yan. Alam nyo, kung isang company nang galing yan, diba? I hope na sa isang company lang yan. Please, sana hindi na dun sa iba. Okay, so yung mga ganong kalokohan, kapag ka-unethical ka, ang lakas ng kabog ng dibdib mo, diba? Yung binabagabag ka ng konsensya mo, di ba? Pinipigilan ka, pero ikaw hindi, kasi hindi mo alam kung anong gagawin. Di ba? Yun lang yung itinuro sa'yo, kaya yun na rin yung gagawin mo. Di ba? Pinagpapawisan yung kamay mo. Di ba? Kabado ka kasi alam mong mali. So, paano kanya pagkakatiwalaan in the first place? Pwede mo siya maloko sa ganung way. Nag-work yun eh. Kaya nga ang daming unethical networkers at saka yun ang tinuturo nila. Yun yung payaman sa kanila eh. Diba? Ang daming gumagawa, nag-work yun sa kanila kasi kumikita sila, napapasali nila eh. Pero in the long term, ano nangyayari? Diba, binabagabag ka ng konsensya mo, nalalagas yung team mo palagi, pwedeng siraan ka pa nun sa ibang tao, na sa tingin mo, i-recommend ka niya, niloko mo siya in the first place, sinabi mo na madali lang kumita weekly, hindi mo sinabi na weekly yun, kapag weekly ka rin nagpasali, na sinabi mo lang weekly kasi yung sinasabi ng mga power and uplines mo, diba? Sa kanila weekly, talaga sa kanila weekly, pero sa mga magsisimula hindi weekly. So alam mo yung binabagabag ka ng konsensya mo eh, diba? Pwede mo siya mapasali pero dalawang run, ano nangyayari, diba? So yun, kaya kailangan maging ethical ka. Yun yung isa sa mga reason, pinaka reason. Konsensya mo na lang eh. Alam naman ang konsensya mo kung ano yung tama, na alam niyan kung ano yung tama at mali. So sundin mo, pakinggan mo yung konsensya mo. Ika-apat, you must handle objections effectively.
So, isa sa mga rason kung ikaw tipo na kinakabahan ka pag nagpe-present ka sa prospect mo, kasi hindi mo alam kung anong ginagawa mo, hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo eh. Diba, kung alam mo yan, kung na-practice mo yan at alam mong tama yung sinasabi mo, di ka kakabahan eh. Katulad nga na sinabi ko na example kanina, yung mga idol mo na upline, pag nagpe-present yan, very confident. Alam nila yung sinasabi nila eh. Diba, ganun rin pagdating sa objection. Simple yung objection, hindi mo masagutan ng tama. Paano kanila pagkakatiwalaan? Diba? Or sinagot mo para lang may maisagot ka. E paano kung yung prospect na kausap mo, alam niya kung ano yung sagot sa objection, sinusubukan ka lang, tapos sinagot mo mali. Eh, siguradong hindi sasali sa'yo yun. Diba? Isip lang, nasa isip ka agad nun. Sinungaling. Diba? Ba't ako sasali dito? Eh, yung mga ganun, potential leader yun eh. Diba? Yung mga ganun klase ng prospect na nag-iisip talaga sila, yung madaming objection, potential leader yun eh. Kasi sinisigurado niya na pagpasok niya dito, alam niya kung ano yung gagawin niya. Pinapataas niya yung chance niya na kumita talaga siya. Alam niya yung sagot sa objection, binato niya sa'yo, hindi mo alam, nagsinungaling ka para lang may maisagot ka kung anong kalokohan yung sinabi mo. Alam niya yung sagot. Diba? So, yun yun. Kaya kailangan, alam mo kung paano mag-handle ng objection. Napakarami kong napapasali sa business na sumali sa akin kasi nasagot ko yung objection nila eh. Diba? Marami na ako na-encounter na gano'n na napasali ko sa business, kaya sila sumali sa akin kasi nasagutan ko yung mga objection nila. Whereas yung mga na-experience nila ng networker, sinasabi nila na dami na ako, madami na nag-alok sa akin, pero ikaw yung nakasagot ng mga tanong ko, kakaiba kayo, diba? Iba yung mga tinuturo mo sa mga ganyan-ganyan. Diba? Yung isa pang benefit ng pagiging ethical. Kukunti lang kasi yung gumagawa. So, kukunti lang tayo dito sa Ethical Nation. I assume naman kasi yung part ng PHP community natin, yung Ethical Nation doon, karangyan doon, nag-quit na. Yung iba naman doon, nandun lang para mag-spy-spy lang, pero hindi naman nila ginagawa yung pagiging ethical. Siguro, mag-estimate ako, mga nasa 15% to 20% lang talaga yung gumagawa ng ethical doon. Sobrang konti. Nakikita ko mo kasi yung mga nag-i-engage sa atin eh. Diba sa community natin, yung mga nagko-comment dito sa YouTube, sa Facebook ko, diba yung magko-comment, nakikita ko sila eh. Tapos minsan nag-check ako randomly, nag-check ako ng profile, yung mga nasa Ethical Nation. May mga ano, ganun pa rin yung ginagawa nila. Puro poweran pa rin, puro baliwan pa rin. Pero part ng Ethical Nation. So yun yung sinasabi ko na kukunti lang yung gumagawa nito. Kaya ako, isa ako sa mga talagang very excited at saka very napakataas ng belief ko pagdating dito sa Ethical Nation. Kasi kukunti lang yung gumagawa nito. Dadating yung time na marirealize rin ng mga majority ng mga networkers na kailangan na maging ethical. Kasi alam na eh, exposed na sila eh. Exposed na yung mga kalokohan nila eh. So makikigaya na rin sila, magiging ethical na din. So alam kong dadating yung oras na yun eh. So kami yung nauna. Tayo yung nauna. Kung ethical nga yung ginagawa mo. Okay? So, number 4 is yung kailangan marunong ka sumagot ng objection kasi hindi ano yun eh. Hindi optional eh. Yung tipo na dapat ba magaling akong sumagot? Hindi eh. Kailangan eh. Okay? Kailangan marunong ka sumagot ng objection. Kasi most of the time, yun lang talaga yung pumipigil sa kanila para sumali na. Mag-decide na. Ah, hindi naman nila sasabihin yun eh. Hindi naman nila sasabihin sa'yo na alam mo po, Gart, kaya hindi ako sumasali kasi madami pa akong objection eh. Sagutin mo lang yun. Wala kang ma-encounter na gano'n na networker ay na prospect. Hindi na sabihin yun. Di ba, magtatanong lang sila magtatanong. Kaya kailangan magaling. Marunong ka sumagot. And finally, number 5, you must be authentic. You must be genuine. Okay? Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit Team Genuine yung pangalan ng team ko. Kasi, parang katulad dun sa number 3, kukunti na lang eh. Kukunti lang yung mga gumagawa ng tama eh. Sa network marketing industry, talagang palamak na eh. Kaya nga yung networking, pag sinabing networking sa tao, is equal to scam. Alam naman natin hindi scam ang network marketing eh. Pero dahil lang yung sa mga unethical networkers, dahil sa mga scammers, naging ganun. Diba? Generalize ng tao. And mahilig tayo mag-generalize eh. Diba? Networker ay scammer yan. Di pa nila alam kung ano yung ginagawa mo. Diba? So, yung mga ganung bagay, kumbaga, kung hindi ka magiging genuine, hindi ka magiging authentic in the first place, ano yung reason ba't kanila pagkakatiwalaan? Okay, you can be genuine, you can be authentic in the first place kapag itinama mo yung mga expectation nila. Bago ka sumali dito sa business, hindi siya magiging madali. Mahirap rin to. Parang wala naman kasing madali dito sa mundo eh. Lahat naman mahirap. Magtrabaho ka, mahirap rin naman doon. Magnegosyo ka, mahirap pa din. Yung traditional business, try mo. Ang hirap din. Parang mas mahirap pa nga yun eh.
mag-network marketing ka, mahirap pa rin. Real estate, mahirap. Insurance, lahat mahirap. Okay, walang madali. Yung mga madali, scam yan. Okay? Kasi kung madali, kung meron talagang madaling paraan para kumita, yung walang, walang hindi ka pagpapawisan, tapos kikita ka na lang, diba? Kung may ganung way, ang dami na sanang yumaman eh. Eh, bakit kukunti? Diba? Kasi wala, walang ganun. Lahat mahirap. Pero, kapag in-apply mo yung mga ituturo namin sa'yo, dito sa business, sa team namin, in-apply mo lang siya consistently, let's say, for the next 1 to 2 years. Okay, depende sa kung gano'ng kalaki yung goal mo, ma-achieve mo yun. Ilang networkers lang nagsasabi nun. Bukod sa team ko, wala akong kilalang iba na nagsasabi ng ganun sa prospect nila. Kaya ganun. Diba? Kaya kami nag-i-stand out. Okay? Kaya unti-unting nakikilala yung team ko kasi kukunti kami eh. And kung i-apply mo o hindi, win-win pa rin naman sa amin yun eh. I-apply mo to, nadagdagan yung mga ethical networkers, napapaganda natin yung pangalan ng network marketing industry. Maging unethical ka, okay lang din. Sa amin mapupunta yung mga prospect mo tsaka yung mga future downlines mo kasi magsasawa sila sa puro poweran mo. So, ganun lang yun. Win-win pa rin sa amin. Kahit anong gawin mo, win-win pa rin sa amin. Apply mo to o hindi, win-win pa rin sa amin. Okay? So, yun lang yung 5 recap natin. Number 1, kailangan ikaw mismo may tiwala. Number 2, ikaw mismo kumbinsido ka. Number 3, kailangan na maging ethical ka. Number 4, marunong ka dapat sumagot ng objection. And number 5, kailangan maging genuine ka. Kailangan maging authentic ka. Itama mo yung expectation nila. Okay? So, I hope marami kang natutunan dito sa video na ito and make sure apply mo kaagad siya. And meron akong ginawang course, short training course regarding sa pagsagot ng objection. Lahat ng common objection andun na. I think 23 yung nandun. 23 most common objection. Lahat ng mga objection, may mga scripts ako na pinaprovide doon. Paano mo masasagutan yung mga ganong klase ng objection? Most commonly, pyramiding ba yan? Scam yan? Networking ba yan? Yung mga nasa taas lang kumikita dyan? Pag-iisipan ko muna, wala akong pera, papaano ko sa asawa ko? Yung mga ganong klase ng objection, lahat yung sinagot na doon sa short training course na yun. Check mo yung link dito sa ilalim nitong description na to. And kung meron ka mga katanungan, mga suggestion, i-comment mo lang dyan sa ibaba. Sinasagutan ko lahat ng comments dyan. And make sure na kung nagustuhan mo tong video na to, click mo yung like and i-share mo to sa mga downlines mo, sa teammates mo na gusto mo na matulungan nitong video nito, sa mga tao na nahihirapan na mag-build ng tiwala doon sa mga tao na prospect na nakakausap nila. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo to pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung See First. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!